minsan nagtatanong kami sa sarili namin, bakit ba? Kaya ganito yung karakter ko. Bakit kaya ganyan yung karakter niya? Kayo guys, naranasan nyo, naitanong nyo ba sa sarili nyo, bakit kaya ako ganito? Or natanong nyo ba sa sarili nyo rin, bakit kaya ganito yung karakter ng kaibigan ko? Bakit kaya ganito yung karakter na aking partner? Bakit kaya mainitin ang ulo niya? Bakit kaya tahimik siya? Ano? So, bakit kaya masyado siyang... Hello! Blessed day sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Good evening naman sa kung gabi naman dyan sa inyo. Kung hapon, good afternoon. Ayan. Hello po sa magandang araw sa inyong lahat. Blessed day to all and also blessed night kung saan man kayong lugar sa buong Pilipinas. Doon sa US, Canada, kahit saan yan. So, muli ay narito si Ate Lolita Simple Life. Isa na namang nais namin uling mag-share sa inyo na aming pinagkukwentuhan ng aking husband. Kasi minsan nagtatanong kami sa sarili namin, bakit ba? Kaya ganito yung karakter ko. Bakit kaya ganyan yung karakter niya? Kayo guys, naranasan nyo, naitanong nyo ba sa sarili nyo, bakit kaya ako ganito? Or natanong nyo ba sa sarili nyo rin, bakit kaya ganito yung karakter ng kaibigan ko? Bakit kaya ganito yung karakter na aking partner? Bakit kaya mainitin ang ulo niya? Bakit kaya tahimik siya? Ano? So, bakit kaya masyado siyang demanding? Yeah. Masyado siyang ano lang, yung parabang moody? May ganun eh, no? So, ano kayang karakter meron tayo, no? Maaring hindi exempted ano eh, lahat eh. Lahat may mga kanya-kanyang mga karakter. Alam ko may tinatawag tayo. So, teka muna. So, ito muna. Kasi ito muna excited. So, ito yung ating ano, itong ating topic ngayon ay know yourself. O kaya kilalanin mo yung sarili o kilalanin mo yung ugali o karakter ng mga kaibigan natin, ng kapartner natin, ng boyfriend natin, girlfriend natin, no, nanay natin, tatay natin. Kahit hindi man lahat at least nalalaman mo kung anong meron siyang tinatawag na ano, temperament. Yan. Kasi meron tayong tinatawag na the four temperaments. Ayun, pag-usapan natin. Meron kasi, ayon sa aming pagsusuri, merong apat na temperament. Temperamento sa Tagalog. Yan. So, ano kaya yung Papsi? Ano yung mga temperament na yun? Eh, ikaw, ano ba ang ano mo? So, ang apat na temperament. Ako, alam ko dyan kasi, ano yan eh. Kumbaga, usually, yung the four temperament, pinag-aaralan yun, nag-aaral ng psychology. Kasi sila kasi yung, ano eh, sila kasi yung... So, ito, natin to. Kasi yung mga nag-aaral ng psychology, usually, sila kasi yung nag-a-advise kasi para malaman nila, ma-advise nila kasi iba't iba nga yung mga temperatura ng tao, temperamento ng tao, kaya ang mga psychology pinag-aaralan niyan. So ano yung apat na temperament? Una ay choleric. Ayan, siguro iba alam na nila yan ni. Alam na nila yan yung mga temperamento. Baka nakakalimutan. Choleric. Sanguine. And phlegmatic. And melancholy. Ayan yung apat. Ulitin natin. Alin tayo sa apat dyan? Choleric. Sanguine. Phlegmatic. And melancholy. So, doon tayo mag-umpisa sa choleric. So, dito tayo mag-impisa sa choleric. Papsi, ano ba ibig sabihin ng choleric? Alam ko dyan, yung sa choleric, ano, yung basic lang yung alam ko, no? Siguro yung mga choleric, yun yung mga tinatawag na, sa akin, ha, yung siguro yung negative side muna niya, no? Hindi, wag na muna yung negative side. Siguro, ano yan, mga tipong sila, mga ano, mga tinatawag na leader yan, eh. Laging mayroong, ano yan, tinatawag dito yung lagi silang mayroong parang bossy, ganun. Oo, bossy. Yeah. Yung choleric, saan, like sila parang, yung laging leader. Oo, I mean, yung choleric, parang ano siya, ayon sa research ko, nagre-represent siya as a lion.
alive. Oh, diba? Lion. Ano ba yung pinaka-powerful na lion? Sa, ay, pinaka-powerful na animal ba is lion? Oh, lion. Kasi sila yung lion, territorial, ayan. Ano sila eh. Yan, nagre-represent siya yung choleric. Yung may temperament na choleric, ay nagre-represent siya ng lion. Kasi tinan mo, ang choleric daw is, they are a domineering. Yung sila yung nagdodomina, sila yung ano, nagdidikta. Opinionated, decisive. Tapos alam nila, mabilis sila magdesisyon, alam nila kung ano yung mga kanilang didesisyonan. Tsaka ang dami nila mga opinion na inire-represent. Kasi nga leader nga siya. Leader siya. Tsaka ano siya nga sabi doon, ano? Tsaka easy to make, sabi yun, easy to make decisions for themselves or for others. For themselves or yun for others. Ano, yun yung kanyang mga character. Tapos, ano, ayaw niya ng ano yung, tsaka nagko-control niya, no, yung ang isa sa character na ano ay sometimes kinokontrol niya. May control siya. Kasi nga leader na kasi siya. Leader. Tapos, pag may negotiating ba, pag kayong nag-uusap sila, may leader siya. Siya yung ano, ang character ng choleric is, there's no way, there's way or there's no way, let's do it. Na, ganun sila, di ba? Ganun ang choleric. Eh, kayo, ganun ba? Baka ganun kasi tayo. Kasi dominated nga siya. O baka meron kayong ganyang attitude na, kumbaga lagi kayong nagpo-push, ito gawin natin. Ayun, siya talagang siya yung lagi nag-i-initiate, kumbaga ganoon. No? Hindi siya nauubusan ng visionaries. Oo, hindi siya nauubusan. Hindi siya nauubusan ng visionaries, hindi siya nauubusan ng ideas. Yan talaga kaya, ano, yan yung parang mga, strong personality siya, no? Tama, Mari. Kasi siya? Kumbaga yung pagiging leadership niya, talagang gusto niya lagi niyang ipinupus ba yan? Lagi oo, tsaka goal-oriented siya. Yan yung ano, no? Ang ganda ng karakter ng visionary, yan. Choleric. Marami siyang vision. Nagdahil siya mayroong vision. Kaya siya siguro, karamihan sa mga may temperament na choleric is a leader. Kasi pero siyempre, meron din siyang mga kahinaan. Meron. Tapos meron pa may mga iba, may choleric, do not a few close friends. Anong ibig sabihin ng parang? Sabi ganun, ang choleric daw ay walang masyadong close friends. Bakit kaya? Siguro dahil nga parang nakakatakot lapitan. Hindi naman, siguro dahil ang iba kasi, ang tingin sa kanya para bang person, ano siya, yung, kumbaga, ang taas ng oo, ang taas ng ano sa kanya. Kasi dito, yung may tawag yan eh. Yung ano ba tawag dyan? hindi mo siya maabot na dahil nga siya yung hindi siya masyado malapitan kasi nga yung ibang tao baka natatakot lumapit. Ay, natatakot ako lumapit. Parang sa madaling sanda, parang ang taas ng standard niya. Oo, parang ang taas parang ng standard niya. Akala mo lang yun, parang sabi mo siya, parang ang taas ng standard niya, parang bang ang hirap niya abutin dahil sa kanyang kalalagayan. Yun, ano yung sabi niya? Ito nga yung sinasabi mo, sabi niya, choleric do not easily empathize with the feelings of others or show compassion. Ah, kaya hindi siya masyadong showy. Kumbaga, parang kala mo lang yun, para mayabang siya, tsaka ano siya, yung kalang bossy nga, kaya nga siguro. They take big and sick position of authority. Kasi may authority siya. Yan ang ano. Sa madaling salita, ang choleric ay bossy, domineering, hindi naubusan ng visionaries, hindi naubusan ng ideas, opinionated. Kumbaga sa madaling salita, parang ano lang yan. Leader na, bossy. Kapag may tatay kang choleric, yung military type, disciplinary rin kasi yung choleric. At ito pa ang choleric, minsan nami-misinterpret. Ang character da ng choleric is, kapag nasalita siya, malakas, kala mo galit, pero hindi siya galit. Ganun daw yung choleric . No? Siguro iba sa inyo, ganun. Dahil gusto niya lang i-emphasize na kailangan. Dahil nga may pagka-leadership na siya, tsaka dominant. Oo, na-interpreted na siya ay galit. Na galit, pero ganun lang yung boses niya, malakas. Kasi nga, strong nga siya, bossy nga siya. Siguro iba sa ating ganun, may ganung karakter. No? Ikaw kaya, may ganung karakter? Mayroon kilala. Dapat nga. Sino kakilala mo? Sino kakilala mo may ganung karakter? Marami, sikreto na lang. Ayun. Yeah, tapos ano siya, yung madali siyang mag-init ang ulo, pero madali siyang makalma. Ayan. Di ba? Yan ang ganyan. Naku, guys,
kayo ba ganyan? May ganyan ba kayong karakter? No? O kaya may kakilala ba kayong karakter na ganun? Na choleric. Choleric. Ayan. Ito pa. Ang motto, anong motto ng choleric? Ang motto ng choleric is, let's get moving. Ayan. Ang favorite na sinasabi niya, let's do it my way now. Gawin natin ito ngayon. Diba? Itong gusto ko, ito ang gawin natin. Ito ang decision ko, ito ang gawin natin. Wow, powerful, di ba? Napaka-powerful niya. Parang extrovert niya. So, yung mga choleric. Doer kasi siya. Sila pala yung madalas niyan, yung mga politician. Oo. Pag ikaw yung mapapasok sa politiko, yung kailangan kasi strong ka. Pati yung strong din yung paninindigan, hindi sila basta, hindi sila emotion eh. Kaya talagang very ano nga sila, talagang very demanding sila na kailangan ito gawin. Sabi, let's go, moving, get up, di ba? Kumbaga sa madaling salita, ano siya? Diktador. Ayun, diktador siya. Diktador yan. Ayan ang ano, yan ang karakter ng ano. Kulit. Pero meron siyang mga strength. Ano ba yung mga strength? Meron siyang mga kalakasan. Bawa yung natural, yan, leader nga siya, di ba? Hindi siya naubusan ng mga visionaries, hindi siya naubusan ng mga ideas niya. Pero meron siyang kahinaan. Okay, ano yung sige. Sige, ano natin, follow natin. Ala. Ayan. So, yan, nakita na natin. Ano, kanina nakita natin yung strength ng choleric. Highly competitive sila. Tapos, goal-oriented sila. Vision, hindi sila naubusan ng visionaries, hindi siya naubusan ng mga ideas, mabilis siyang mag-decision, pero usually ay tama, no? At ang tawag dito, ayaw niya, dislikes Choleric, ayaw dyan ng mga Choleric talaga. So, ito naman ang mga kahinaan ng choleric. Tingnan natin, na may kalakasan, may strength din siya, meron siyang tinatawag na strengths. Siyempre, yung lion din, may strengths din siya. At meron din weaknesses. Ano-ano ba yung mga kanyang mga weaknesses ng isang choleric? Ayan. Ang weaknesses ng isang choleric ay ano siya? Workaholic siya. Parang ano? No? Parang hindi napapagod. Workaholic. Siguro yung workaholic, uupo lang siya ng saglit. Tapos gusto niya, ay, gusto niya may gagawin na naman siya. Gusto niya may gagawin siya. Ganun pa kayo, guys. Workaholic. No? Baka meron kayong karakter na ano siya, kumbaga choleric. May mga ano rin yan. Yung ano, kumbaga mainipin, kumbaga mainipin siya, ayan. At saka ang workaholic kasi, yan yung parang attitude nila, yung pag sinabi nilang kailangan na oras ganito ha. Pero pag hindi ka sumunod sa oras, ano na siya, kailangan. Mga ganun yung mga workaholic kasi ganun sila. Disiplinado talaga sila kasi dahil kaya siguro sila workaholic. Dahil nga ganun yung ano nila, karakter nila eh. Disiplinado sila. Lalo pag sa oras, nako, pag wala sa oras, mag-ano na yun siya. Tapos, ang isa sa kahinaan niya ay control freak. What's the meaning of control freak? Control, alam ko pag freak kasi, you're freak, parang pangit, gano'n. freak. Control freak, ayan. Parang ano yun. Tapos kasi, manipulative. Anong nagmamanipula siya. Siguro, eh, parang yung, control freak muna siguro, kinokontrol niya kung ano yung may yung pangit, gusto yung paganda. Parang ganun ba? Sige. Bahala na. Basta ganun. Manipulative o manipulating. Oo. Oh, yung manipula niya yung mga klase ng mga bagay-bagay. Kasi nga, leader nga siya eh. Ano nga siya eh? Sabi nga, dominant nga siya, di ba? Ganun ba? Ako hindi ako ganun eh. Yung karakter kasi ng lion, dominant nga siya. Oo, dominant siya. Yun ang kasi gusto nga niya, yung sa kanya yung nasusunod. Oo, oh, yun nga. Diba, ganun siya. Okay. Too hard on people. Siguro, regarding niya sa too hard. Ano, parang... Parang hindi siya ganun ka, ano, no? Yung pakikitungo. Oo. Hindi... Kasi ano, high standard siya. Kaya yung iba, ang tingin sa kanya, yabang mo naman. Parang ganun. Kaya, too hard yung people. Kasi nga, ano siya eh, parang bossy. So, kapag hindi siya maintindihan, sasabihin ng ibang tao, ay, parang ang demanding mo naman. Parang ka naman bossy, ganun. Kasi high standard siya, competitive siya. Kaya gusto niya kung sino yung kausap niyang tao, ganun din. Ganun din yung ano niya. Kaya yung iba, expectation niya sa tao, parang gusto niya, ganun din. Pero siguro, maintindihan din siya sa kabilang banda, dun sa kanyang ano, kung parehas ng choleric,
O, pero ano yan eh, dalawang bagay yan. Pwedeng maging mabuti, pwedeng maging masama. Ayan, so, sabi rito, isa rin sa kainaan niya, hates to admit being wrong. Ano? Ayaw niya ng ano, no, na nagkakamali siya. Although, sometimes nagkakamali siya, pero hindi niya ayaw niya, ayaw niya mag-admit na siya ay mali. Okay. Para siguro itong mga choleric na ito, yung ganitong kainaan, parang siguro, parang ang hirap nila mag-say sorry. Oo, oh, ganun. Na yung mga ganun, ano? Oo, oh, kasi nga, ang inilang taas ng kanilang, ano, kaya ano. Eh, yung mga tao, para bang, yung emosyon nila hindi nila pinapakita. Yun yun. Yan yung mga choleric. Saka yung sila yung parang ang kainaan niya. Hindi lang yun siguro, no? Siguro isa lang yan. Kasi isang ano yung bagay niya na siya paging choleric. Yung pagang yung kainaan niya, hindi niya overcome. Yung tinatawag na pusong bato. Hindi kasi sila basta ganong kaano. Hindi rin sila sensitibo dun sa nararamdaman. Pero guys, ano ha? Isa sa kabilang banda, napakaganda rin din ng karakter isang ng choleric. Yung kasi, strength niya. Oo, yung strength niya. Kasi nga, ano siya eh, kailangan talaga siya ng, sa trabaho, pwede siyang, ano, napakalaki ng potential niya na isa siya sa maging owner ng isang business. Kasi ano siya, visionary siya, hindi siya naubusan ng, ano, ng plano, yung goal-oriented siya. Talagang very strong siya. Or sa trabaho, pwede siya maging manager. Okay. Diba? Kasi bossy nga siya, diba? So, ganoon ang ano, maganda yung ano, highly competitive siya. Yun ang ano ng character ng choleric. And then sa kainaan, ayun nga, meron siyempre kanya, lahat naman tayo may mga kainaan, no? Ang kainaan ng choleric, workaholic siya, manipulo. Siguro nga, maganda nga yan niya, na kapag alam mong, halimbawa, pag alam mong choleric ka, ay maganda rin yun yung ma-overcome yung... Ayan, ito, dyan tayo pupunta. Ito. Yan, ganun, di ba? Alam na natin yung mga character ng choleric. At ito ay nag-represent as a lion. Alam natin yung naging strength ng choleric. Baka ganun tayo. At yung kahinaan ng choleric, baka ganun tayo. So, halimbawa, natanungin natin, paano ko ba ma-overcome yung aking kahinaan? So, paano ba? Halimbawa, ako katulad kung nagmamanipula ako, tapos, very too hard on people. Ibig sabihin, parang hindi ako masyado nalalapitan ng tao. Wala ako masyadong kaibigan because of my character. So, paano ba natin ito ma-overcome? Sabi, balancing. Ito, yung balancing na tinatawag, balancing choleric. Sabi dyan, develop Christ love and compassion for others. Ayan. I-develop mo yung pag-ibig ano, pag-ibig na katulad ni Christ. Oh, develop yan, compassion. Yung meron, diba? Alam kasi Jesus Christ, kasi yung powerful siya eh. Hari siya, pero... Pag sinabing compassion, malasakit yan. Yan. So, paano ba natin ma-i-develop yung compassions? Develop Christ love. Siyempre, alam nyo na, hindi naman masakit natin malalaman na yung Christ love kung hindi tayo magre-research, di ba? Who is the Christ of our life? Then, work on the fruit of the Spirit. Ang fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, gentleness. Ayan. Kung may kahinaan tayo, meron tayong kahinaan na gano'n na medyo hindi maganda sa mata ng ano natin, kaibigan natin, kapwa natin. So, practicing natin yung... Sa pinamumunuan mo, kung ikaw man ay, halimbawa, leader. Ayan, ganyan yan. Practicing natin love, joy, peace, patience, gentleness, no? Hindi naman, siguro hindi naman kawalan yata pagka yung maipapakita natin yung humbleness. Pero alam mo, kahit na bossy tayo, manager tayo, o ano, hindi naman siguro yung kawalan. Maraming taong ganyan na sila'y choleric. At the same time, yung kanilang leadership ay naging successful because develop Christ love and compassion to the others. No, hindi lang basta ang galing-galing mo manguna sa tao. Of course, kailangan mo ng compassion to the others. Eh. Kasi kung wala, hanggang dun lang, in fact, magiging successful ka, pero iba pa rin yung successful na meron kang love, joy, peace, patience, and gentleness. Yan yung pinakamalaga sa isang leader na choleric. Ayan. Hindi lang yung... paano pa natin maibabalance? Learn to rest and relax. Kasi workaholic nga siya. Guys, di ba, kapag oras na nga, loaded hindi tayo, magagalitin. Nabiburn out. Kapag yung marami na siyang ginagawa. Kapag ganun, learn to relax. O baka isa kayo diba? Dyan sa choleric. No? So, pag ganun yung ano, balance, matuto rin tayo mag-balance. Ano? Pag-aralan natin yung Christ love, yung fruit of spirit love, yung mga ganun. Ano? Kasi,
isa sa mga ako eto lang papi, kasi alam ko ang choleric kasi, kung halimbawa ang choleric kasi mami, yan yung kapag burnout siya magagalitin niya. Oo, mainit din ang ulo, hot tempered talaga sila. Hot tempered kasi yan eh. Mm-mm. Sila, kaya kailangan yun yung kanila ma-overcome nila yun. Mm-hmm. Pero pag na-overcome naman nila yun yung pagiging hot tempered nila. Madali naman silang kumalma. Ayun ang kailangan. Kasi nga bossy nga siya, kailangan niyang gawin yung mga bagay na yun. Eh. Mm-hmm. So makakatulong yan sa isang choleric na hindi lang basta leader ka na nakikita mo bossy ka, kundi ipakita mo rin na yung pagiging leader mo dahil mayroon kang mayroon kang pagmamahal. Yeah. So, ito pa isang kagandahan for last for the choleric, no? Merong gift ang choleric. Ano 'yun? What is ito gift? Itong gift niya, leading and motivating people to accomplish goals. Ayan. Ang gift niya ay ano siya yung madaling niyang pangunahan ang tao. Madali niyang ma-motivate ang tao para ma-accomplish yung goals ng isang tao. Pinalalakas niya, ganito, ganyan. Oo, pinapalakas niya. Yan ang gift ng isang... Galing ang gift niya, no? Kaya, ang trabaho niya dapat talaga maging manager. Kasi madali niya ma-motivate. Kasi yung, ano, yung halimbawa, yung gift niya, madali niya ma-leading. Yung motivation sa kanya dahil leader siya. Lagi siya nag-i-encourage. Ito, kaya natin yan. Oo. Push lang natin yan. Oo, ganyan. Yan. Yung kadalasan ang sinasabi ng choleric o yung may gift na ganito na, sinasabi niya, let's make a difference and have an impact. Diba? Kaya may kilala akong choleric sa Bible, si Apostle Paul. Si Apostle Paul, no? Choleric. Kasi madali si, siyang ma-motivate yung tsaka si Peter. Si Peter, choleric din siya. Mm-hmm. Si Peter. Kaya nga. Ayan guys ha. Baka isa kayo o isa sa atin, no? Isa sa ano ka ba, choleric o ano? Kasi may choleric ako naman na nakikita ko sa sarili ko, may pagka-choleric ako na may pagka-sanguine. Pwede kasi ano yan. Na may sanguine ipapag-aanuhan natin. Pwede kasi mag-anyan din. Pwede mag-mix ano? Mag-mix choleric, sanguine. Choleric, melancholy. Pero never yung choleric tsaka sa phlegmatic. Iba ayan. Po. Kaya guys, baka kayo ay isa sa temperament ninyo ay choleric. Isa sa character ninyo o lifestyle ninyo ay ganun. So, kayo ay demanding. Ganyan. O asawa ninyo babae, demanding. Kailangan maintindihan ako, ano, nyo. Ano ba ako? Ano nakikita mo sa akin? Ay, medyo may pagka sa honesty. Siyempre, ako naman nakikita ko yun. Tagal natin mag-asawa eh. May pagka-choleric ka rin eh. Ako rin naman din. So, kailangan ma-overcome ngayon bagay. Hindi lang yung komo siya ay komo ikaw lalaki dahil choleric ka, ikaw lang masunod. Siya ay choleric din siya. Eh, mag-aaway lang. Pero yung ang choleric. Lion to lion kasi yung instinct ng lion kasi is demanding eh. So, kailangan so, balance. May balance talaga tayo. Kailangan din yung love. Kaya kung pag ang isang choleric kapag wala siyang tawag na understanding, may which understanding is understanding tayo. And wisdom. Kailangan wisdom eh. So guys, huwag tayo magtapos sa, huwag tayo, kasi meron ganito eh, huwag tayo magtapos sa, kilala mo ako eh, naging magkaibigan tayo, kilala mo kung ano ako, tanggapin mo ako kung ano ako, diba? Hindi. Excuse me. Tanggapin mo ako kung ano ako, kung ano yung kahinaan ko. So, pwede naman tanggapin. Pero, huwag ka mag-period sa, etong kahinaan ko, eto ako. Matutuloy tayo mag-balance eh. I-balance natin. Ikaw ba gusto ba natin na magkaroon wala tayong maraming kaibigan because of our weaknesses na piniperiod na natin na ito ako, mahalin ako. Ganito ako, hindi mahalin mo ako. Parang kanta nila Karen Carpenter, Love me what I am. Di ba nga ganun? So, ayan. Ayan po yung choleric, guys. Baka kayo ay choleric dyan. So, tingnan natin yung ating mga kalakasan, yung ating kahinaan, at kung paano natin ibabalas. So, yan yung temperament ng isang choleric. So, ngayon naman ay dako tayo sa sanguine. Ayan. Guys, don't forget to like and share and hit the bell notification para ma-update kayo sa ating mga bagong video. Bye! Subscribe. See you on the next video. Bye-bye. God bless. God bless.